Bakit ka pumasok sa LDR? Wala kang may sagot kasi wala kang alam. Ikaw mismo sa sarili mo hindi mo alam kung ano yung gusto mo kung bakit ka pumasok sa LDR. So paano mo magigain yung respect niya kung napakasimpleng tanong na ganyan ay hindi mo masagot? Hello guys, this is your Ate Jing and for today's video ang ibibigay ko sa inyo ay 4 tips na tiyak re-respetuhin ka ng lalaki kung ito yung gagawin mo. Lalo na sa relasyon ay hindi po ito magtatagumpay guys kung walang respeto. Dahil kahit gaano mo kamahal yung tao, kung hindi kanya nire-respeto, ay darating at darating din yung panahon na susukuan mo siya kasi kahit gaano mo siya kamahal ay hindi ka masaya sa kanya. Kasi hindi kanya nire-respeto at sa tuwing i-disrespect kanya ay nasasaktan ka, nai-insulto ka. So kahit gaano mo kamahal yung kapartner mo, kung hindi kanya nire-respeto, ay hinay-hinay mawawala yung pagmamahal na yan. Kasi ang tanging nadadama mo na lang sa tuwing kasama mo siya o kaya sa tuwing magkausap kayo ay nasasaktan ka. At ang respeto guys ay hindi rin po yan madali. Hindi yan basta-basta na naididimand mo doon sa kapartner mo na respetuhin ka at susunod na lang din siya. Hindi po ganoon yun. Kaya for today's video ay babahagian ko kayo ng 4 na bagay kung paano nyo ma-earn yung respect na yon from your partner. So tara, samahan nyo kung pag-usapan yan. Pero bago natin simulan, don't forget to hit the subscribe button below. At huwag nyo rin kalimutan na itap yung bell button natin so you'll be notified all of my upcoming videos. So here we are guys. Now let's go straight to our tip number 1. Para respetuhin ka ng kapartner mo, unang lalaki, una sa lahat, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon kung di naman siya nag-i-effort para makuha ito. Napaka-perfect example nito guys ay yung pag nag-aaway kayo, lalo na kung siya itong may kasalanan. Hanggat hindi kanya inaamo, hindi siya nang hihingi ng sorry sa'yo, ay huwag kang makipagbati. Another example ay yung may usapan kayo na at that time pagkatapos ng trabaho niya o kaya pagkatapos ng party na inatinan niya ay tatawag ko na siya sa'yo ng video ko. Naghintay ka, so nagsakripisyo ka, nagpuyat ka para lang makapag-video call sa kanya kasi nga may usapan na kayo na mag-video call kayo mamaya. It's either pagkatapos ng trabaho niya kasi busy siya o kaya pagkatapos ng party na inatinan niya, makikipag-video call siya sa'yo bago siya matulog. Kung yan ang usapan, dapat yan ang usapan. Pero ang nangyari, hindi niya nagawa. So ano dapat yung reaction mo kinabukasan? O kaya that time na habang naghihintay ka ay namuti yung mata mo kasi walang siya na lumutang. O kaya nung tinawagan mo ay ayaw sumagot. Kinabukasan yan ay huwag kang mag-reach out. If you want to earn his respect, huwag mo siyang i-reach out una kung anong nangyari sa kanya kasi siya naman itong nag-break ng promise niya. So, kung gusto mong irespeto kanya, siya dapat ang maghabol sa'yo kasi siya itong may kasalanan. So, hayaan mong tatawagan kanya ng tatawagan, asikasuhin mo lang yung daily routine mo. At iprolong mo konti yung tampo mo. Like for example, nung kinabukasan noon, syempre, nagpuyat ka, di ba? Kaya galit na galit ka, gusto mong pag-usapan. Hindi po dapat ganoon. Iprolong mo ng konti to earn his respect. Yung pagtatampo mo. So, kinabukasan, alam mong gising na siya, huwag mo siyang kontakin. Pagtatawag siya, i-cancel mo yung call. Pag mag-text siya, pag mag-chat-chat siya, isin-mood mo lang. Tapos pagdating ng hapon o kaya tanghali, saka mo siya ngayon replyan at pag-usapan nyo yung nangyari. Pero dapat guys, pag nakipag-usap ka sa kanya ay hindi galit yung ibubungad mo. Dapat may pag-iintindi kung ano yung excuse niya. At try na intindihin yun at huwag gawing big deal kasi natural naman yun na mangyayari talaga. Hindi po yan maiiwasan sa LDR guys, na may ganyan, na may mga promises, na may mga usapan na hindi talaga natutupad. Ang importante naman dito guys ay hindi yung sino dapat yung boss sa inyong dalawa.
Hindi po ganoon yung realidad. Kaya, to take advantage the situation, kahit ba bad situation nito, ay may magigain ka pa rin positive effect nito. At yun ay yung pag-earn mo ng respect niya. Kung marunong ka mag-handle nito, in this kind of bad situation sa relationship niyo, ang karagdagang one point ay mapupunta sa'yo. Because you will earn his respect kung marunong kang magdala nito. Now let's go to our tip number 2. Huwag mo siyang baguhin. This tip, guys, belongs to a basic rule in life na kung gusto mong respetuhin ka, respetuhin mo rin siya. Kung ano yung klase ng pagkatao niya, kung ano yung mga gusto niya sa buhay, kung ano yung habit niya, kung ano yung hobby niya, kung ano yung hilig niya, kung sino yung mga taong nasa paligid niya, like his circle of friends, don't try to change it from his life. Don't try to change his lifestyle. Respetuhin mo yun kung gusto mong respetuhin ka ng kapartner mo. Na alam ko mahirap gawin kasi ugali na po nating mga babae, guys, na kumbaga, i-fit in yung kapartner natin doon sa standard ng lalaki na gusto natin. Kaya, madalas, ang nangyayari, guys, tayong mga babae ay nagiging nagger, nagiging controlling, dinidiktahan natin yung kapartner natin kasi gusto natin silang mag-fit in doon sa standards na gusto nating maging sa boyfriend natin. Which is hindi po dapat ganoon. Mali po yun. If you want to gain his respect, respetuhin mo dapat siya. Respetuhin mo una siya. Tao lang din po tayo. At wala pong taong perpekto. Aminin man natin sa hindi, marami man tayong alam na tama, marami man tayong tamang nagagawa, ay nagkakamali rin tayo. May mga mali rin tayong nagagawa na desisyon, pananaw sa buhay, or even nakakapagsalita tayo ng di maganda at hindi tama. And it's normal because we are also human. We are not perfect at all. So kung may nakita ka mang mali sa kapartner mo, pwede mo yung sitahin at ipaintindi sa kanya, pero hindi yung klase na kinukumpronta mo siya o kaya kinukutya mo siya. Tapos, ay didiktahan mo siya na ito yung gagawin mo, baguhin mo yan, dapat ito yung gagawin mo kasi ito yung gusto mo. Hindi po tama yun. Don't try to change him. Lalo na kung yung mga pinapakialaman mo ay yung mismong pagkataon niya at yung mga bagay na gusto niya. Kung gusto mong irespeto, respetuhin mo siya una. Now let's go to our tip number 3. Kalma lang. Sa bawat sitwasyon na mangyayari sa relationship niyo, na nangangailangan ng reaksyon mo, wag OA, wag overacting, o kaya naman, ay wag rin yung parang wala kang pakialam. Dapat, yung nasa gitna ka, marunong kang magtimbang. To gain his respect on every situation gaya ng may ibinabahagi siyang balita sa'yo, huwag kang overexcited kasi pabor sa'yo. May ibinabahagi siyang balita na heartbroken siya, huwag ka ring OA na mas sad ka pa sa kanya at huwag ka ring walang pakialam na yung tipong napakamanhid mo. Napaka-importante, guys, na manatili ka sa gitna. Kalma lang, tanggapin mo yung balita, tanggapin mo yung sitwasyon na kalma ka lang. Huwag maging OA at huwag mo ring ipakita na yung tipong wala kang pakialam. Kasi to gain his respect sa bawat particular na sitwasyon na mangyayari sa relationship nyo, ay kailangan mong mag-engage. Pero hindi yung dapat kung sad yung kapartner mo ay mas sad ka pa sa kanya. Kung umiiyak yung kapartner mo ay pumapalahaw ka. Yung tipong mas sinusubrahan mo lahat. Kasi ang mangyayari niyan, guys, katulad ng K-drama. Kung may masamang nangyayari sa kanya, ay hindi niya na ito isi-share sa'yo. Kasi kung iiyak siya, pumapalahaw ka. So, yung tamang ano lang, kung umiiyak yung kapartner mo, iyak lang din yung gawin mo. Perfect example nito, guys, is yung namatay yung nanay niya or tatay niya kasi matanda na. So, isi-share niya ito sa'yo kasi syempre girlfriend ka niya. So, kahit pa nasa online ka lang, you are connected to each other kasi nga magkarelasyon kayo, lalo na kung may commitment na kayo. So kung isinier niya ito sa'yo, kung umiiyak siya sa kabilang linya, sad ka lang din. At hindi yung, kung umiiyak yung kapartner mo, pumapalahaw ka. O kaya naman, nakatunganga ka lang, wala kang reaksyon.
Kasi hindi mo alam kung paano siya damayan. Kung talagang mahal mo yung tao, ba't ka malilito kung paano mo siya damayan? Just put a sad expression to your face. Kahit ba hindi ka iiyak, ipakita mo lang na dumadamay ka sa kanya. Yung mga tipong ganyan, guys. To gain his respect, ipadama mo na safe siyang magbahagi ng experiences niya sa buhay sa'yo. Kasi marunong kang mag-handle nito. To gain his respect, huwag mong ipakita na OA ka o kaya naman ay walang pakialam. Dapat kalma ka lang para madama niya na hindi siya nag-iisa, may kasama siya. May masasandalan siya, may makikinig sa kanya, at welcome siyang mag-open up sa'yo kasi marunong kang magdala kahit ano yung i-open up niya sa'yo. Another example, a short example guys, ay yung nag-share siya sa'yo na nakaaway niya yung isa niyang katrabaho. At may mga contacts ka rin doon sa katrabaho niya kasi pinakilala ka niya. Paano mo ito i-handle? Makinig ka lang kung ano yung i-share niya. And also, give him a piece of advice kung ano yung makakabuti sa kanya, kung ano yung makakabuti. Para makaiwas siya. A comforting messages guys na para hindi ka mapagkamalang wala kang pakialam sa mga nangyayari sa buhay niya. At huwag ka rin OA na since may mga contact ka doon sa mga katrabaho niya, lalo na kung kilala mo yung nakaalitan niya, ay tatawagan mo talaga yun at ikaw yung mag-aaway. Ka-OA-han na po yun. Kaya if you want to gain his respect, huwag mong gagawin yung ka-OA-han na yun, lalo na yun. Dapat kalma ka lang. Hayaan mo siyang i-share sa'yo yung mga pangyayari sa buhay niya, makinig ka lang, and engage. Give him a piece of advice na makakapag-comfort sa kanya. That's a very good point para makuha mo yung respect niya sa'yo. Now, let's go to our last tip, guys. Tip number 4. Dapat alam mo yung gusto mo. To gain his respect, huwag kang makipag-away na kahit ikaw ay hindi mo alam kung ano yung pinaglalaban mo. Dapat may paninindigan ka, may prinsipyo ka. So, para every time na pag nag-aaway kayo, alam mo kung saan ka tatayo. Alam mo kung saan ka i-stop. Alam mo kung saan ka magre-react kasi, oops, tama na. Limitasyon ko na yan. Out of boundary ka na. Hindi na tama na minumura mo ako. Yung mga tipong ganyan, guys. Hindi na tama na dinidiktahan mo ako. Hindi na tama na sinisigawan mo ako. And every time also, guys, na nag-uusap kayo ng mga particular na topic, kung ano yung interest in life mo o kaya interest in life niya. Kung alam mo yung gusto mo, ay mas madali sa yung mag-establish ng sarili mong identity. Na ito yung gusto ko. So pag nagbahagi siya ng gusto niya, ay maibabahagi mo rin yung gusto mo sa kanya. At hindi yung mag-a-agree ka lang ng mag-a-agree sa mga ino-open up niya sa'yo, wala kang maishishare kasi hindi mo alam kung ano yung gusto mo, kung ano yung goal mo. Wala kang sariling identity na maishishare sa kanya kasi hindi mo alam kung ano yung gusto mo sa buhay. So, if you want to gain his respect, napaka-importante na i-practice mo ang magkaroon ng paninindigan at prinsipyo sa buhay. In that case, magkakaroon ka ng direksyon kung saan ka papunta. Magkakaroon ka ng direksyon kung saan papunta yung plano mo sa buhay. Why are you in LDR? Kung tatanungin ka ng kapartner mo, bakit ka pumasok sa LDR? Eh, hindi mo sigurado kung ano yung gusto mo. Bakit ka pumasok sa LDR? Wala kang maisagot kasi wala kang alam. Ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung ano yung gusto mo kung bakit ka pumasok sa LDR. So, paano mo magigain yung respect niya kung napakasimpleng tanong na ganyan ay hindi mo masagot? And on a smart answer, guys, ay sasagutin mo siya na, I am looking for a long-term relationship. Though I am already old enough, I am still hoping that God reserves someone for me that deserve me. Ikumpara mo yung sitwasyon na may sagot kang ganyan at doon sa sitwasyon na wala lang, sinubukan ko lang, saan yung may impact? So, yan yung point ng tip number 5 natin. If you want to gain his respect, dapat alam mo yung gusto mo. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo kung nakaabot ka hanggang dito.
Hangad kong ikatatagumpay ng LDR nyo, pero higit sa lahat, ang ikabubuti para sa sarili nyo. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you on my next video. Bye-bye!